kasalukuyan kong binabaybay ang daan pa uwi. Galing pa ako sa trabaho sa kabilang lungsod. At mahaba-haba pa ang lalakarin bago tuluyang marating ang bahay. Hindi naman masyadong madilim ang paligid dahil tirik na tirik ang bilog na buwan. Kapansin-pansin ang paggalawa ng mga nagtataasang damo sa hindi kalayuan. Dinig na dinig ko rin ang pagkaluskusan ng mga dahon. Kasabay nun, ang pag-alingasaw ng masangsang na amoy. Agad ko namang isinilid ang kamay sa dalang bag at mahigpit na nakakapit sa bagay na nasa loob. Ipinagpatuloy ko na lang ang kalmadong paglalakad. Hindi naman ito ang unang pagkakataon dahil nakailang inkwentro na rin ako sa mga nilalang na hayok sa laman at dugo ng tao na kung tawagin ay aswang. Nang makarating sa unahan, hindi na ako nagulat nang may bumulagtang isang magandang dilag. Matamis pa ang ngiting nakapaskil sa kanyang labi at may mga tinging nang aakit. Nang matapat ako sa kanya, siya namang pagharang niya sa aking daraanan. Tinignan ko lamang ang babae at hinayaang haplos-haplosin ang mukha ko at magkabilang braso. Bumubulong pa sa akin ang matatamis na salita. Habang abala siya sa ginagawa, inihanda ko naman ang sarili sa posibleng mangyari. Kagat-kagat ng babae ang kanyang ibabang labi at dahan-dahan akong hinatak sa mapunong bahagi. Nagpatianod naman ako, hindi para sa bayan ang binabalak ng babae, kung hindi para mahuli ito sa akto at nang mapigilan ng pinakabinabalak nito. At katulad ng aking inaasahan, huminto kami sa bahaging madilim. At ilang sandali pa, ipinakita ng babae ang tunay niyang katauhan. Mabilis ang naging transformasyon niya, mula sa nakakabighaning dalaga hanggang sa isang ganap na nakakatakot na nilalang. Nagtataasa ng mga kuko sa magkabilang kamay at paa, bahagyang umitim ang balat at naging mapupula ang pares ng mga mata. Naging magulo ang buhok, tumutuli sa mga ngipin at ang mukha ay maihahalin tulad sa baboy. Subalit mabilog ang bibig na lumalabas ang iilang ngipin. Direkta ring tumutulo ang malalapot nitong laway. Matapos ang pagiging ganap ng kanyang anyo, pumakawala ito ng nakakatakot na ungol at pinakitaan ako ng kabangisan. Inakma pa niya akong atakihin. Mula sa pagkakasilid sa bag, inilabas ko ang kanang kamay na may hawak ng baril na naglalaman ng tansong bala. Hindi lamang ito ordinaryong bala, dahil dinasalang dinikdik na kamangyan, bawang, asin at langis ang nagsisilbing pulbura nito. Sinamahan ko na rin ang orasyong nakasulat sa maliit na papel at isinama sa pulbura. Ito rin ang gamit ko noon paman laban sa nagtatangkang mga aswang. Itinuon ko agad ang baril sa aswang at pinihit na ang gatilyo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko napatamaan ang aswang dahil sa liksi nito. Sinundan ko ito ng tumakbo pabalik sa daan at bigla na lamang itong nawala sa aking paningin. Ngunit patid kong nasa paligid lamang yun dahil sa naaamoy ko pa rin ang kanyang masangsang na amoy. Muli kong inihanda ang baril at tinawag ang aswang. Lumabas ka na! Alam kong nandyan ka lang sa tabi-tabi. Hindi nagtagal, bumulagta na lamang sa aking harapan ang katawan ng lalaki. Nawakwak ang tiyan at wala nang kabuhay-buhay pa. Nawala ako sa focus at napuruhan ang likod sa matutulis na kuko ng aswang. Nabitawan ko ang baril at napasubsob sa lupa. Napigilan ko naman agad ang mga kamay ng aswang nang akmang susunggaban niya ako. Nakadagan siya sa akin at direktang tumulo sa dibdib ko ang kanyang laway. Nanlilisik din ang mga mata na hindi na makapaghihintay na gutay-gutayin ang aking laman. Kung sa tingin mo magagawa mo kong isama sa bilang ng iyong naging biktima, pwes nagkakamali ka.
Malakas na sabi ko at matapos makapas sa tagiliran ng balisong, itinarak ko na ito sa kanyang loob. Umalingaungaw ang hiyaw ng aswang, subalit hindi pa ito gaanong napuruhan. Dinampot ko agad ang baril at pinaputukan ng aswang. Ngunit katulad noong una, nakuha niyang makailag at sumuot sa pinakamasukal na parte ng gubat. Hindi ko naman ito tinantanan. Labas na! Tapusin na natin ang laban! Ilang sandali pa, mula sa itaas ng puno, sumunggab ang aswang. Hindi ko yun napansin at muling natamaan ang kaliwang braso. Pinaputukan ko naman ito ng pinaputukan hanggang sa wala nang balang lumabas sa baril. Nagmamadaling kinapa ako sa backpack ang bala para kargahan ng baril. Hindi ko pa ito nakagahan. Sumunggab na ang aswang. Pareho kaming nagpagulong-gulong at kumalat sa lupa ang mga balang tanso. Nang makakuha ng pagkakataon, pinilit kong inabot ang baril na nasa hindi kalayuan. Pero kahit na ganon, ay nahirapan akong maabot ito. Lalo na at ibinigay pa ng aswang ang kanyang buong lakas. Hanggang sa naabot ang kanyang kuko ang aking kaliwang pisngi. Napasigaw naman ako sa sakit. Mabilis pang dumanak ang dugo. Ngumisi naman ang aswang nang makitang nahihirapan na ako. Muli kong inabot ang baril at sa wakas, naabot ko na ito. Buong lakas ko itong inihampas sa ulo ng aswang at sa kabutihang palad, nakalaya ko sa pagkakadagan niya. Agad kong kinargahan ang baril nang makadampot ng bala. Pinaputukan ko agad sa pagkakataong yun. Natamaan ang kanyang kanang balikat. Agad siyang tumakbo palayo matapos bumaon ng bala sa kanyang katawan. Nang kargahan ko pa ng bala ang baril at muli itong pinaputukan, natamaan ito sa kaliwang hita. Bumagal ang kanyang pag-usad at nagpaika-ika na sa paglalakad habang pumapakawala ng daing. Sinundan ko ito ng sinundan papunta sa dulo ng gubat kung saan may ilog. Patakbo ko itong sinundan habang pinagbabaril. Tumama ang lahat ng balang lumabas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan hanggang sa nahulog na ito sa ilog. Palutang-lutang na lamang ang katawan nitong hindi na gumagalaw. Humalo rin sa tubig ang dugo nito. Hinatid ko na lamang din ito ng tanaw habang tinatangay ng agos ng tubig. Hindi na ako nagtagal pa at tumalikod na. Saktong paglingon ko ay nakatutok na sa akin ng higit sa 10 mga baril. Itaas ang mga kamay! Pulis kami! Sigaw ng isa. Itinaas ko naman agad ang magkabilang kamay. Lumapit ang dalawang pulis at kinuha sa akin ang baril at pinadapa. Wala akong masamang ginawa. Napalaban lang ako sa aswang. Saad ko sabay nguso sa ilog. Napatingin naman sila roon at nang makumpirmang nagsasabi ako ng totoo, agad nila akong pinakawalan at humingi ng paumanhin. Akala namin may tulisan na namang nanggugulo. May nag-report kasi na may sunod-sunod na putok ng baril silang naririnig. Aswang pala ang hinuli mo. Ayos lang. Igihan na lamang ninyo ang pagbabantay sa bayan natin. Mas marami pa ang kaso ng mga aswang kaysa sa mga taong kriminal. Tugon ko at nauna na sa paglalakad matapos makuha ang backpack ko. Ayun, mabilisang shoutout lang. Shoutout po kay Ma'am Judy D, Orange and Lemon, Milagrosa Dungog, Angela Bayani, Aurora Freeze, Hannah Rose Agesta, at saka kay Condesa ng Norte, Jennifer Quario, Maria Maria, at kay Labsong, shoutout po. Ganun din kay Reggie Luluyas Lara, kay Ma'am Justin Celes from Isabela, kay Sir Bobby Ong Sueco, at kay Ma'am Maribel Salazar. Yun lang po at maraming maraming salamat po.
sa pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod, paalam!